Sangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo ay sumaiin yung lahat. At sumaiin yung rin. Isang mataas na bundok, nagbago ang anyo na Yesus. Niloob na Yesus na masulyapan ng mga piling alagad ang kanyang kalulatian upang palatagin ang kanilang pagsunod sa kanya. Ito rin ang mensaheng nais ipahatid sa atin sa panahon ng Kwaresma upang manatiling manalig sa gitna ng mga pagsubok, sakit at mga kabiguan sa buhay. Kasama sina Pedro at iba pang mga alagad, sama-sama nating sabihin na narinig din natin ang tinig ng Ama at matayutin na makinig dito. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasayan upang tayo maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, dalawa ako nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong aming Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong pinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisay ito sa aming kalooban kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abraham, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at ako, at gagawin mong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantong ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y pagpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa pihong ako'y hihimukin, na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din." Sumunod nga si Abraham sa utos ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo kung ibig ninyong gagawa ko ng tatlong kumol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap. At mula rito ay matinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong pinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Ang mga lagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila ay napasupasok. Ngunit nilapitan sila ni Jesus sa tinipo. Tumindig kayo, sabi niya.
Huwag kayong matakot. At nang tumingin sila, ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang buwaba sila sa bundok, iniutos na Jesus sa kabila, sa kanila, huwag ninyong sasabihin kaninuman ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang ikalawang linggo ng Kwaresma ay ang pagbabagong anyo ng ating Panginoong Heso Kristo. Transfiguration Sunday. Ano nga po, para sa linggong ito, tayo ay patuloy na samahan na Jesus upang higit natin pagnilay-nilayan ang mensahe na nais pong ipahiwatig sa atin ng Kanyang Ama. Tatlong mahalagang bagay ang nais natin pagnilay-nilayan sa araw na ito. Una ay ang pagbabago ninyo. Tayo po ay mga taong naghahanap ng pagbabago. Normal sa atin na gusto nating makita na mayroong bago. Ano ba yung bago rito? So, we look for something new. It's not because we despise the old. Pero bahagi yun ng ating paglago na gusto natin may makitang pagbabago bilang pagunlad, paggalaw, pagkilos na tinatahak ng tao sa daigdig na ito. So ito isang pamantayan natin ng development, pagunlad, paglago. Pero wag mo natin kalimutan na alin na yung pagbabagong anyo na Jesus ay hindi yun ang katapusan. Hindi yun ang objective. Kasi baka akala natin, may nakikita na akong pagbabago. Kumisan ang sinasabi, maraki ang pinagbago. Pwede na akong mamatay. No. Ang pagbabagong anyo na Jesus, kaya kumisan yun yung pagkakamali ni Pedro. Anong sabi ni Pedro? Panginoon, dumito na lang tayo. Magtatayo tayo ng tatlong kubol. Isa sa iyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Pero hindi. Kung may nakikita tayong pagbabago, yun ay pampalakas lamang. Yun ay, kung tawagin natin ay sasakyan o pang mapabilis tayo sa ating talagang patutunguhan. Yun ay isang pagkataon na kung saan ay makita natin na mabigyan tayo ng sapat na halakas. Ito nga ay vitamina lamang yun kasi baka kumisan tayo ay nangihina. Nalin, malaki pa yung darating. At ano, para kay Jesus, sila ay kinakailangan bumaba sa Jerusalem. Kinakailangan nilang harapin ang paghihirap, pagpapakasakit, at pagkamatay na Jesus. Hanggang makamit niya ang kaluwalhatiang walang hanggan, ang buhay na walang hanggan. So, yun po na huwag natin kalimutan. Kung may nakikita tayong pagbabago, yun ay mas malaking hamon na mabigyan tayo ng lakas na patuloy sa ating pagkilos, sapagkat huwag natin kalimutan na hindi ito ang aking misyon.
Ito lamang ay kung tawagin nga ho natin sa salitang luz, ay pampagana. Pampagana. Kung sa pagkain, appetizer lang. Because much is to come. Pangalawa, bahagi yun na kung saan ay makita natin upang tunay tayo mapalakas at mapatag sa ating pagdarahat sa daigdig na ito ay katulad ng paanyayan na ipinahayag ng Puong May Kapal. Ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. So bahagi yung kumisan sa daigdig na ito, no? Maraming takot. Marami rin yung sigurong nananakot. Marami kumisan din tayong kinakatakutan sa daigdig na ito. Bahagi yung ang pagkilos na kustusin po ay nararanasan ng tao. Pero yung nasabi na Jesus, huwag kayong matakot. At ano yung magiging lakas natin? Mahalaga kung makita natin alin ang presensya ni Jesus. At nais ko muling balikan yung hapon na ipinapahayag mo sa atin ngayon na binigyan natin ng pansin kung paano maaalala po ninyo mula pa po noong New Year sa panalita po ng Catholic Bishops Conference of the Philippines President Archbishop Soc Villegas Nalinyon bilang bahagi po ng aming pagdiriwang ng 100 taon ng anibersaryo ng mahal na Bereng Maria ng Fatima. Ano yung isang hamon niya? Yung daily celebration of the Holy Eucharist and the daily reception of the Holy Eucharist. So, medyo mabigat. Kasi bakit? Daily. Yun ay mensahe ng mahal na Bereng Maria. Mula pa po noong 1917, isang daang taon na nakalilipas. Pero kung hindi naman o natin magawa ng daily, at least once a week. Pero kung makakalimit tayo na hindi lamang isang beses sa loob ng isang linggo, ay sana po ay magawa natin. Kasi yun ang magbibigay sa atin ng lakas. Yung presensya ni Jesus. Asa natin higit makita yung presensya ni Jesus? Sa banal na pagdiriwang ng misa. Ito kasi yung pinakamataas na antas ng panalangin at talin. Ang pagtanggap ng kanyang katawan at dugo. Nalulumbay tayo, lumapit tayo sa banal na sakramento na Eucharistia. Naalala ko tuloy kahapon kasi nag-meeting kahapon ng PBC. Sabi ng isang follower ay sabi niya, Father, malungkot ang maging ang mawala ng asawa. Well, marami yung dahilan ng ating kalungkutan. No? Pero kapag nakita natin ang kalungkutan, ang magpapalakas sa atin na rin ang banal na Eucharistia. Go to Mass. Receive the Holy Communion hanggat wala kayong hadlang. Alam naman natin yung dalawang hadlang. Kasalanang malaki. Kung may kasalanang malaki, hindi mong umpisan. At yung isang oras na pag-aayuno. Pero yun, nangihina tayo sa ating pagkilos sa daigdig na ito, lumapit tayo kay Jesus. Magdiwang tayo ng banal na Eucharistia. Tanggapin natin ang kanyang katawan at dugo. Kasi ito yung tunay na pagkain na nagbibigay ng lakas. Pangatlo, bahagi ng pagtugon na kung saan makita po natin kung ang transfiguration is not the end, it is only a vehicle. Ngayon, ano ngayon ang pinaka
dulo. Bakit? Ya, ano yung tinutukoy ng transfiguration na higit na mahalaga? Ay di yung resurrection, no? Yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ba yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo kung yan ang ating patutunguhan? Yun ang misyon na ipinapahayag ko. Ang pagtagumpay ni Jesus laban sa kasalanan. Ang pagtagumpay ni Jesus laban sa kahirapan. Ang pagtagumpay ni Jesus laban sa kasamaan. Kaya yun mo naman huwag namin maalala. Kasi yung makita ko namin, kung isang nagbago nga tayo, pero alin, naging banal ba tayo? Have we become closer to God? Napalapit ba tayo sa Diyos sa lahat ng mga pagbabago nakita natin? O sabihin natin na, ang laki ng pinagbago mo, no? Drug lord ka na ngayon. Ay, hindi ka nakapalapit sa Diyos. Malaking ang pinagbago mo. No? Napalayo ka naman sa Diyos. No? Hindi. No? Lahat ng makikita sa nating pagbabago ay alin, dapat siyang maglalapit sa atin sa Diyos. Lahat ng pagkilos naman natin ay hahantong sa pinakadulo na alin. Yung pagliligtas ng Diyos. Yung makita natin. So, dito po sa pagdiriwang natin ng 50 years na anibrasaryo ng ating diocese, no, ay pagpasalamat, pagkapalaganap at paghahangad sa paghahari ng Diyos. So, yun naman yung huwag namin kalimutan. Pinaghaharian pa tayo ng Diyos. Tayo ba'y nagiging maka-Diyos sa mga bagay na kung saan ay tinatahak natin sa daigdig na ito? Yun po naman huwag namin kalimutan. No? Sapagkat baka sa gitna ng marami natin nakikitang pagbabago ay tayo ay baka napalayo sa Diyos. Hindi yan ang misyon natin. Ang misyon ni Jesus, Ellen, na makita ko namin ni Ellen, makisama tayo sa karanasan ng kanyang muling pagkabuhay. At alin nyo, ang magtagumpay tayo laban sa kasalanan at kasamaan, na tayo ay maging banal kasama ng ating Diyos. Yun ang mahalaga na kung sa atin siyang patutunguhan natin, tawag natin ay buhay na walang hanggan. Pero yun ang huwag mo namin kalimutan. Kasi baka kasi ang naging papantayan ng ating pagkilos ay baka doon lang tayo tumigil. Ang pagbabago anyo. Anyo lamang ang nagbago. Hindi nagbago ang buo nating pagkatao. Why? Because of an absence of God. Nawala ang Diyos sa buhay natin. Or nawala tayo sa piling ng Diyos. Kasi yun po yung huwag nating kalimutan. The resurrection is alin? An experience of redemption with God. Yung redemption na ito ay redemption na hindi pwedeng hindi kasama ang Diyos. Ang kaligtasan na ito ay isang kaligtasan lamang na makakamit ng tao na kasama natin ang Diyos. At yun ang dahilan ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin, kaya ng Diyos na muling magkabuhay. Pero bakit? Para iligtas ang tao. Pero naranasan ba natin yung kaligtasan na yan? Nakasama ang Diyos. At yun po, huwag natin kalimutan. So itong tatlong ito ang inabahagi ko po sa inyo na bilang bahagi ng ating panginilay sa linggo na ito, na ikalawang linggo ng
Kwaresma sa pagbabagong anyo na Yesus, no? Una, ang mga pagbabago ay hindi ang katapusan. Sila lamang ay pampalakas. Pangalawa, ang presensya ng Diyos ang magbibigay sa atin ng higit na katatagan, lalong-lalo na po sa banal na pagdiriwang ng misa at sa pagtanggap ng banal na komunyon. Pangatlo, na huwag nawa nating kalimutan ang talagang patutunguhan natin ni Alin, ang matagumpay laban sa kasamaan at kasalanan kasama ng ating Diyos. Sumasampalataya po sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya po kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, ibinganak ng Santa Maria Piren, ipinagpagasabi ng Ponsyo Pilato, inapos sa krus na matay ni Libin, nanaw sa naroon ng mga yumao, nang may katungaran na buhay na muli, umakyat sa langit na lulubos pa ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at palirito at hukong sa nakabuhay na matay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa mga mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa Diyos Ama na sa panahon ng Kwaresma maging totoo ang pagbabalik-loob natin sa Kanya sa pamagitan ng taos-pusong pagdalima sa Kanyang mabuting kalooban. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Tulad ni Abraham na nagakbay upang makarating sa lupang pangako, maisabuhay nawa ng simbahan ang sambayanan ng Diyos ang tapat na pagbabalik-loob bilang paglalakbay tungo sa tahanan ng Diyos. Ng Diyos Ama, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging tapat nawa ang mga pinuno ng ating pamahalaan sa kanilang paglilingkod sa bayan sa kabila ng pang-aabuso at korupsyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Bigyan nawa ng mga nalilingkod sa pamahalaan at simbahang ang mga may malubhang karamdaman, mga naliligaw ng landas, mga naghihikaos at mga salat sa buhay upang sa gayon maramdaman nila ang pagmamahal ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Mapuspos nawa ng pag-asa ang mga taong nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga nawalay sa kanilang mga mahal sa buhay dahil sa mga trahedya at ang mga biktima ng karahasan. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Matamasa nawa ng mga yumao naming mga kapatid ang walang hanggang kaluwalhatian ng Panginoon sa kalangitan.
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, patawarin mo kami upang masundan namin sa Yesus hanggang sa kanyang kamatayan sa krus. Sumasampalataya kami na sa kabila ng mga paghihirap ay naghihintay ang matamis na kaluwalhatian. Iniling namin ito sa ngalan ni Yesus na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kabatid upang ang paghahain natin ni karundan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin niyawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumika, ang paghahain ito ay magdulot nawa ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at magbabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo naming Panginoon na may pagtapat niya sa mga alagad na sila ang mamatay para sa lahat sa kanila'y kanyang ipinamana sa kanyang sariling puspos ng liwanag at yung mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya
sa paghatalagang para sa kapwa'y magdusa upang akain ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaysa ng mga anghel sisiawi ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalakitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ngayon din, noong matapos sa kapuna, hinawa ka niya ang kalis. Muli ka niya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tagkapinin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis na aming dugo. Nang bago at wala hanggang tipad ang aming dugo, na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin naligtas kahit din ang kanyang muling pagkabuhay at pagkakya sa kalangitan samantalang ang kanyang pagkabalik ay pinanabikan. Kaya bilang pasalamat na iyong amin inialay sa iyo ang buhay at banal na pagkahain ito. Tungayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan, masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipagkakasundo sa iyo. Loobin mong kami magsalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay magbuspos na Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa gawin niyang handog na habang panahon nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kami magkamit ng iyong pamana kaysa ng ina ng Diyos ang mahal na Bering Maria, si San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, mga martir, si San Martin at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang lagi na ikusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pag-ipagkasundo sa iyo ay magbunganawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong digdig palatagin mo sa pananampalataya pag-ibig ng iyong simbang naglalakbay sa lupa kasama ng mga lingkod, Francisco, Benaventura, ang tanang mga obispo at ang buong kaparian at ang iyong hiniling sa bayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong kanang ngayon itinipon mo sa iyong harapan. Amang mawiin, kukupin mo at pag-isayin ang lahat ng iyong mga anak. Kawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makarating sa iyong piling at sama-sama magdadamasa ng iyong kaniningang walang maling. Sabagat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang ipinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya lahat ng parang at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Palakas sa atin hanggang sa karanasan ng muling pagkabuhay.